Magandang hapon mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Tunay nga po mga kapatid na ang Diyos na pinupuri po natin ay buhay. Hallelujah. At tunay nga po mga kapatid na ang Diyos ay sadya nga pong nakabuti sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya bago po tayo magsimula sa ating pag-aawitan, marapat po lamang na tayo po ay manalangin po muna. Ialay po natin sa Panginoon yung serbisyo natin sa hapon na ito. Tumayo po tayong lahat mga kapatid at tayo po ay manalangin. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Tinataas ka namin, Lord, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos namin na lumalang sa langit at lupa. Lahat, Panginoon, ng aming nakikita, na aming nararamdaman sa aming kapaligiran, Lord. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang may likha. Maraming salamat, Lord, sa buhay na pinagkaloob mo po sa amin, O Diyos. Maraming pong salamat, Lord, sa binago mo, Panginoon, na buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat sa aking mga kapatid, Lord, na kasakasama ko po sa hapon na ito, dito sa bulwagan na ito, sa Zoom, O God, sa Facebook Live, at sa lahat po ng manunood sa YouTube, Panginoon. Nihiling ko sa iyo, Panginoon, ikaw nga po ang mangusap sa bawat isa sa amin, Lord. Na tunay nga po, Lord, na maramdaman namin yung pagkilos mo sa buhay namin. Puspusin mo po kami ng iyong presensya, Banal na Espiritu. Maramdaman namin, Lord, na ikaw nga po, Lord, ang maitataas sa aming kalagitnaan habang pinagpapatuloy po namin yung gawain namin sa hapon na ito. Tinataas ko sa iyo, Lord, lahat ng tatayo dito sa harapan. Pagpalain mo, Panginoon, na yung presensya mo, Panginoon, yung empowerment mo, Banal na Espiritu, ang siyang maramdaman namin. Lord, tinataas ko sa iyo yung aming pastor na siyang magbibigay po ng mensahe para sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga salita mo, Lord, na aming mapapakinggan. Pagpalain mo, Panginoon, yung aming pastor, Lord, anoint him, O God, at lahat po, Panginoon, ng kabahagi, Panginoon, ng servisyo namin sa hapon na ito. Lord, patuloy na itinataas ko sa iyo lahat, aking kapwa mananampalataya sa J.R. King Church. Yung pagpapahala, Panginoon, ang aking binibigkas, Lord, binibitawan para sa bawat isa. Nawa patuloy, Lord, na yung pananampalataya namin, O Diyos, ay lalago, Panginoon, lumalago, Panginoon. At hindi lamang, Lord, makontento kami, O God, yung level ng pananampalataya namin, O Diyos. Bagkus, Lord, yung pakilala ka namin ng lubusan, yung buhay namin, Lord, na everyday binabago mo, Panginoon. Desire ng puso namin, O Diyos. Na Lord, sa lahat ng aming ginagawa, O God, ay ikaw nga po yung mapapurihan, maitaas, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito, Lord, na siyang ginawa mo, Lord, linikha mo, para patuloy na papurihan ka namin, O God. Maraming salamat, O Diyos, at ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, kaisa ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Sabi nga po sa Matthew chapter 17, sabi po doon na kung meron daw tayong pananampalataya na kasing laki ng mustasa, sabihin daw natin sa bundok na ito na tumalo sa dagat at ito nga ay mapangyayari. Amen. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Ganun kalaki pala yung nagagawa ng pananampalataya. Amen. Na pwede nating sabihin sa bundok na yan, tumalon ka sa dagat at mapangyayari. Kaya po na sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengthens me. Amen! Hallelujah! Sama-sama yung awitan, sumayaw, pumalakpak sa pagpupuri natin para sa ating Panginoon. Amen! Yeah.
for the price. I'm giving everything. I give my life for this. That's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move a mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo sa buhay po namin, O God. Pagkising pa lamang po namin ng sa umaga, nararamdaman na namin, Lord, yung kabutihan mo, yung pagpapala mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin, O God. You are so amazing, Lord. Serve all the glory, O God. You deserve the highest praise, the highest adoration, Panginoon. To repentance, your goodness draws me to your side, your mercy draws me to be like you. You are good.
so much, O God, for your goodness, O God. Mercy, Lord. Kindness, O God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang naitataas sa buhay namin, O Diyos. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, ng aming mga kasalanan, Panginoon. You are still so good, Lord. Hindi mo tinitignan, Lord, kung ano yung nagagawang naming kasalanan, Lord. Yet we are still sinners, O God. You died for us, Lord. You died for each and every one of us, Lord. Hindi sapat, Panginoon, yung salita, Lord, na sabihin namin na thank you, Lord. But Lord, ang magagawa namin, O God, is to worship you, Lord. Is to praise you, Lord. Nang buong lakas namin, O God, is to serve you, O God. Because truly, Lord, you deserve the highest praise, Lord. You deserve the highest adoration, O God. Hallelujah, hallelujah. We thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Indeed, the Lord is so good. Amen. Maskara. Saan ko lalagay itong aking ano? Praise the Lord. Ayan. Tuloy po kayo, brothers and sisters. Hello, sister. Praise the Lord. Ang ganda nung kanta, ano, na inawit natin. Because really, the Lord is so good. Even, alam nyo, sometimes, we're not good. Because indeed, we are not. Because the Bible says in Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and fallen short of the glory of God. So, that means that in us, there's nothing good. The goodness comes from God alone. And if there is something good in us, that is because of God. That is because of our Lord Jesus Christ. Hindi dahil sa atin o ano, sa anumang ating ginawa. And I will share my screen. Praise the Lord. Nakikita niyo na po yung screen. Ayan. Siguro, Kuya Ronel, i-pull view mo. Para makita natin lahat. Ayan. Sige. So, praise the Lord. Meron tayong malaking TV. Nakikita niyo ba lahat dyan? Sabi nga kanina, the Lord is so good. He is really good even when we are not good. Even when we are, sometimes, alam niyo yung bilang tao, we fail. Lalo na nung tayo hindi pa mananampalataya. We are good at failing. We are good at being bad, you know. Pero ngayon, tayo mananampalataya, there are times na nandun pa rin yung nakagawa tayo ng kalian, nakagawa tayo ng kasalanan, but the Holy Spirit that is in us reminds us always of the Word of God, reminds us always that God loves us. Ayan.
Kuya Jeff, sana yung timer mo dito. Sige, ako na lang. Magma-manual time na lang ako. 3:30. Okay. Praise the Lord. Tayo po yung mga kapatid. Let us pray. Father God, thank you, Lord, for this wonderful afternoon. Salamat po, Panginoon, sa mga awitin namin pong inawit, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga kapatid na nag-prepare, nagpagal, Panginoon, para po sa iyong gawain. Salamat po, Lord, sa worship team, Lord God, sa worship leader, sa bumubuo po, Panginoon, ng worship team na patuloy nandyan, Lord, na handa po magsilbi, Lord, sa amin, para sa bawat isa, Panginoon, sa amin na mga naririto sa worship hall ng Jerry King, nasa Zoom man or nasa Facebook Live, saan man naroon, Panginoon. Lord, we thank you because you are so good. Kagaya nga po ng inawit namin, you are so good in our lives. And that is the reason why we are here. That is the only reason why we are here, Lord, because of you. Dahil sa iyo, Panginoon, wala nang pong ibang dahilan. Kaya naman, Panginoon, sa hapon na ito, tingin po namin, Lord, na ma-experience ka po namin, Panginoon, na maranasan po namin kung gano'ng kabuti sa buhay namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita at sa pamamagitan ng mga ipapa-experience mo sa amin, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, na yung mga salita, Panginoon, ay tunay, Lord, na tumimo sa pinakamatawang bagay ng puso. At ito po ay aming maisapamuhay, Lord. Malakaran po namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Gabi mo po ang bawat isa through the enlightenment of the Holy Spirit. In this we pray, in the mighty name of our Lord Jesus, and we're going to thank you for it. Amen and amen. Praise the Lord. So once more, God bless mga kapatid. I-skip na natin yung logo natin. So our church is Jesus the Resurrected King. Yan. And our mission statement, alam nyo naman po yung ating mission statement, no? Ang ating mission statement is to facilitate the growth of relationship to God of every living soul that God will entrust to Jerry King. What does that mean? That means, simply, is that tayo po ay hindi lamang tayo basta attendee. Tayo po ang dapat ginagawa po natin ay maging facilitator. Ibig sabihin, mag-facilitate or tulungan natin yung mga wala pang tamang relasyon, tamang pananampalataya sa Diyos. Yan lang po yung ibig sabihin niyan. At magagawa po natin yan kung tayo mismo ay meron pong salita ng Diyos. Kasi ang share po natin is none other than the Word of God, no? Hindi tayo mag-share ng iba pa man. Ngunit, pag sinasapamuhay na po natin yung salita ng Diyos, sinasapamuhay na po natin yung ating pananampalataya, nagkakaroon tayo ng tinatawag na testimony, ano? So yung testimonies natin na yan, yan yung nagsisilbing manifestation ng salita ng Diyos. At ang mangyayari, ang vision natin is to have a congregation with a strong relationship with God that is full of the Holy Spirit and love for one another. Yan po. And ang title po ng ating preaching for this afternoon, conclusion na po ito eh, actually, no? Why? Because nasa kaduluduluhan na po tayo ng epistle ng Galatian, ng Book of Galatian. Nasa Galatians chapter 6 po tayo, verse 11 to 18. Yan po ang ating pag-uusapan. Kaya sinabi ko dyan conclusion, kasi dun sa letter po ni Apostle Paul, dun sa huli, nagkukonclude na siya, no? Nagbigay na nga siya ng doxology, kahulihan. So ito yung kumbaga sa yung parang sinummarize na ni Apostle Paul dito yung mga sinabi niya sa Book of Galatians. At ito po yung ating pag-uusapan, mga kapatid, sa hapon na ito. Okay? In Galatians chapter 6 verse 11 to 18. Ngayon, pwede pong kayong magbukas ng Bible nyo. Alam nyo naman na siguro yung Wi-Fi, no? Kung gusto nyo magbukas ng Bible. And I hope nakikita, pag pinlash natin yung ginawa kong PowerPoint, I hope nakikita yung mga letters. Kita naman na yung letters, ano? Kita nyo dyan, Brad Allen? Sister Link, kita nyo dyan? Kita? Okay. Good. So, today's goal, okay? Bakit merong goal? Because dapat, alam nyo mga kapatid, pagka po tayo umaattend ng church, hindi po dapat maging rutinary lang. No, pag when I say rutinary is
parang ginagawa lang natin out of parang gawin lang. No, kumbaga sa pagkayo nakikita niyo pag pumapasok kayo sa CR, mayroong mga A4 size na checklist doon. Tapos may mga boxes, sinichekan lang tik 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 tik. Ganyan yung mga forklift operator namin dati. Magaling mag-check ng mag-check 'yun eh. Kaya pag nag-check ako ng forklift, hindi ko magana yung ano, yung horn o kaya yung seat belt. Titignan ko ngayon yung checklist nila, kakamot na ng ulo 'yun kasi alam na nila eh. Chinekan lang nila, hindi nila talaga chinek. So ganun din tayo sa pagpunta natin sa panambahan. It's not just to tick the box na up naka-attend ako ng service ngayon. No, dapat meron tayong take away. Hindi Sharon ha, mahilig kayo sa Sharon, di ba? Andiyan ba si Ate Elian? Sharon. Pero literally Sharon, I mean, not Sharon, but you know what I'm trying to say. Yung iuuwi, no? Literally dapat ganun tayo pag umaten tayo sa church na meron tayong inuuwi. Di ba? Ayun dapat. Meron tayong iuuwi. At ngayon, and for me, ito yung goal natin na gusto ako at least when I was doing this message, ito yung gusto ko na iuwi nyo. But of course, as we go along the message, maaring meron kayong ibang gustong iuwi. Ayaw nyo pala nung drinks. Gusto nyo lang pala yung main course. Ba? Yung tipong ganon. So, nasa sa inyo yan. Pero ito yung nais natin ma-achieve this afternoon. To state the rule that summarizes Paul's practical argument. Hinati kasi yan, ang Book of Galatians, hinati yan sa historical, theoretical, tama ba ako? Ay, theological to, theoretical, kinorek na tuloy ako. Theoretical, saka practical. Yung kahulihan kasi is practical. No? So, sinasummarize na po ni Apostle Paul yung kanyang practical argument. And now, ang take-home natin dapat, when I say take-home, hindi ko kayo bibigyan ng assignment, dapat yung makuha natin, yung maiuwi natin, yung mag-grasp natin is how to apply sa ating situation yung mga binigay po sa atin ni Apostle Paul. Actually, to be honest with you, no, nung sinulat ni Apostle Paul yung epistle, ang nasa mind niya is yung Galatians. Not you or me. But, yun ang sa standpoint, sa viewpoint ni Apostle Paul. Pero alam natin that Apostle Paul writes the book of Galatians, he is being, anong tawag doon, inspired by the Holy Spirit. And the Holy Spirit that is inspiring Apostle Paul, no, when the Holy Spirit inspired Apostle Paul, alam nyo ba that ang Holy Spirit nasa sa kanyang puso't isipan, kayo? Alam nyo ba yun? Alam nyo, nung kumatan kayo ng Bible study, di ba, na pag-aralan natin, even doon pa lang sa mother's womb, sabi ni King David, even doon pa lang sa mother's womb, nagkasala na daw siya. No, nagkasala na yung bata. So, ibig sabihin, sa ganung punto pa lang, meron ng kamalayan. At ang Holy Spirit, because Him, when I say Him, wag tayong magkamali, the Holy Spirit is not a thing, hindi siya bagay. He is a person. Okay? So, the Holy Spirit has in His mind you and me. Okay? Si Kuya Jeff, nasa isip niya yun, si Kuya Jeff. No? Yan po yun, mga kapatid. And yan yung gusto nating ma-achieve this afternoon. So, I will, saglit lang po, tanggalin ko lang itong aking, nakasagabal kasi yung aking, ano, yung controls ng ayaw matanggal. Hindi ko mabasa. Anyway. Galatians chapter 6 verse 11 to 18. Hindi ko mabasa kasi yung title. Title is Not Circumcision but the New Creation. Bakit kaya circumcision na naman? Ito talaga si Pastor Aldrin. Pag itong nagpipreach, parating lang circumcision. Bakit nga kaya ano na parating natataon sa akin? So basahin natin. In verse 11 it says, "See what large letters I write to you with my own hand. Those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason, the only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. Not even those who are circumcised keep the law,
Yet they want you to be circumcised that they may boast about your circumcision in the flesh. 14, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. Peace and mercy to all who follow this rule, to the Israel of God. From now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you, be with your spirit, brothers and sisters. In Tagalog, yan, ayaw gumana. Okay. Yan, in Tagalog, tignan ninyo kung gaanong kalaki ang mga titik na ginagamit ko sa pagsulat sa inyo sa pamamagitan ng sarili kong kamay. Gusto lamang ng mga namimilit sa inyo na kayo'y magpatuli na makita silang gumagawa ng magagandang bagay. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa Kristo, dahil sa krus ni Kristo. Kahit na silang mga tuli ay hindi naman tumutupad sa kautusan, nais lamang nilang patuli kayo upang maipagmalaki nila na kayo man ay tumupad sa tuntuning iyon. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya ay bagong nilalang. Manatili nawa ang kapayapaan at habag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito. At sa buong bayan ng Diyos, kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking mga paghihirap sapagkat pinapakita ng mga pilat sa aking katawan na ako'y lingkod ni Jesus. Mga kapatid, sumainyong nawa lahat ang kagandang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise be to God. Salamat po o Diyos sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami Panginoon upang maintindihan po namin ito sa pamamagitan, Lord, ng pagbibigay liwanag ng banal na Espiritu. Amen and amen. Praise the Lord. Okay. Sabi ko nga po, brothers and sisters, in the book of Galatians 6:11 to 17, hindi ko kasi 7 to 17, hindi ko kasi sinabi yung doxology, no. So, si Apostle Paul nung nangangaral siya noon, yung mga sinasabi niya, yung mga Judaizers daw pinipilit na magpatuli yung mga tao, tama po ba? Sa ngayon, pinipilit pa ba magpatuli yung mga tao? Well, siguro yung bata natatakot, no? Kaya pinipilit siguro nung magulang. Pero ngayon, alam natin because clinically, di ba, meron siyang mga advantage yung pagpapatuli. No, maraming advantage yung pagpapatuli. So noon, yung pagpapatuli ay kanilang nire-relate sa spirituality. Ngayon, hindi na. We relate it doon sa kanyang scientific benefits yung pagtutuli. Okay? At sabi, in Galatians 6:11-17, sabi ko nga sa inyo, is the closing section of the letter and Paul's final rhetorical attack against the Judaizer. Wow! Sino kayang kaaway si Apostle Paul? Yes, meron. Inaatake niya yung mga Judaizer. Sino ba yung mga Judaizer na yan? No, yan ba yung mga kalahi ni Judas? Kilala niyo si Judas? Barabas Estas? Naririnig ko dati yung sa John and Marcia. Judas, Barabas Estas, di ba? Kaya dyan, mag-sumikap ka. Si Judas, hindi yan yung Judaizer, ha? Baka sinasabi niya, siguro yung Judaizer, mga kalahi ni Judas to, yung nagkano no, sa Panginoong Jesus. No. Yung mga Judaizer, yan yung mga Jews na naging na Kristiyano sila pero ayaw nilang bitawan yung kanilang pagiging pagsunod sa Mosaic Law. Inaakibat nila yung Mosaic Law na requirement yan para maligtas. Okay? Kaya nagagalit si Apostle Paul. Bakit? Kasi hinayuan na ni Apostle Paul yung mga Judaizers eh. Tapos dumating ngayon mga Galatians. Hinayuan na ni Apostle Paul. Tapos dumating yung mga Judaizers. Ginugulo nila yung gospel na tinanggap ni... Kaya bro, pakinggan mo yun ha. Kasi this is connected. Ginugulo nila yung gospel na tinanggap ng mga Galatians.
Ang sabi ni Apostle Paul, there's no other gospel. Even, sabi niya, even in Galatians chapter 1 verse 8, I think, even if ang angel ay mag-preach sa inyo, sabi ni Apostle Paul, yung pinreach ng angel, hindi yun kayang higitan yung pinreach ni Apostle Paul. Because yung pinreach ni Apostle Paul, yun lang talaga ang gospel. Ganun ka-confident si Apostle Paul. No? Kumbaga, paglalaban ni Apostle Paul ng patayan, kumbaga. No? Ganun siya ka-confident and ganun yung conviction niya. Dapat ganun din po tayo mga kapatid, especially pagka tayo maghahayo, dapat nandun yung conviction natin. Kasi sometimes naranasan ko yan pagka Bible study. Tapos sabay biglang magtatanong ng out of this world. Natandaan ko pa noon, may nagtanong sa akin, Pastor, paano po yung mga dinosaur? Sino pong, yes, totoo yan ha. Kasama ko ata si Kuya Allen. Paano po yung mga dinosaur? May nagtanong pa sa akin, paano po yung mga UFO? Di ba? Parang titiklop ka na. No, dapat yung conviction mo nandoon, no? Hindi naman conviction na dahil na pakitang tao lang. But conviction, why? Because yung faith mo, yun yung faith, yung pinaniniwalaan mo yung salita ng Diyos. No? Convicted ka, talagang yung, ano ba yung exact word sa Tagalog? Hindi ko makuha yung exact word sa Tagalog. Tulungan nyo, pag nakuha nyo, sabihin nyo sa akin. Ayun. Correct. Dahil dyan, meron kang libreng pizza mamaya. Paninindigan. Yung panindigan natin, yun ang faith. Okay? Ang salita ng Diyos, nakalagay sa Biblia, panindigan natin. Kasi ganito yan, guguluhin tayo ng kaaway. Kaaway maraming i-inject. Lalo na yung mga makamundo. Yung mga logic, i-inject sa atin yan. Pero panampalatayanan natin ang salita ng Diyos, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Yun, conviction natin, paninindigan, manindigan tayo. Tayo Kristiyano, ano ang pananampalataya natin? No, na ang salita ng Diyos, yan talaga, pag nilagay natin yung ating pananampalataya, yan yung magsisave sa atin. Hindi yung tule or whatever, hindi si pastor or whatever, kundi yung ating pananampalataya, paninindigan. So it is also a positive statement of his own godly motives in preaching the true gospel. Sinasabi kasi ni Apostle Paul na, kasi kung babasahin niyo yung Book of Galatians, di ba, inisa-isa natin yan, may portion dyan na nagalit ang si Apostle Paul, di ba? Sabi niya, you foolish Galatian, mga halang, foolish, ano ba sa Tagalog yun? Mga loko-loko kayo, ganun, di ba? Hangal. Mga hangal. Pero mas common yung loko-loko eh, di ba? Mga hangal, mga loko-loko kayo, mga Galatians kayo. Diba? Galit na siya eh. Loko-loko kayo, tinuruan ko kayo ng tama, tapos naniniwala kayo dyan. Galit na si Apostle Paul. Ngayon, sa pagtatapos niya, kumbaga, pagkatapos niyang sabunin, binabanlawan niya na, diba yun yung sinasabi natin. No? Positive naman yung sinasabi ni Apostle Paul. Ayan. So, ngayon, isa-isayin po natin. And again, we'll go to this expository type of preaching. Isa-isayin natin in Galatians chapter 6 verse 11. Saglit lang po kasi hindi ko makita yung ano ko dito. Baba ko lang yung aking ano. Yung control kasi ng Zoom pumaharang dun sa PowerPoint kaya hindi ko nakikita. Saglit lang po. Ayan. So Galatians chapter 6 verse 11. Tignan ninyo kung gaanong kalaki ang mga titik na ginamit ko sa pagsulat sa inyo sa pamamagitan ng sarili kong kamay. Ano kaya, gaanong kalaki kaya sinulat ni Apostle Paul yun, no? Siguro, parang ganyang kalaki. Nakita nyo ba yan? Please keep 1.5 meters your distance, no? Imagine ninyo, for example, yan. Imagine ninyo, sinulat lang yan ng maliit. Ganun. Let's say, siguro ang measurement niyan, siguro mga 1 inches yung height niyan eh. Imagine niyo kung sinulat lang ng 1 mm yan. Sa tingin niyo kaya may susunod dyan? Wala, hindi ba? Parang ganun sinasabi ni Apostle Paul, ganong kalaki yung sinulat niya. Ngayon, balikan natin. Sabi kasi sa Galatians chapter 4 verse 15,
nasan na ngayon ang inyong kasiyahan? Ang kasiyahang iyon. Ako mismo, bakit sinasabi ni Apostle Paul to? Kasi nung nangangaral si Apostle Paul sa mga Galatian, masaya sila eh. Masaya sila. Tapos ngayon, dumating ang Judaizer, nakikinig nila sa Judaizer. Kaya sabi ni Apostle Paul, nasa na ngayon ang kasiyahan nyo? Ako mismo makakapagpatotoo, kung maaari nga lang, pati ang inyong mga matay, dudukutin nyo at ibibigay sa akin. Kaya ang sinasabi po ng mga Bible scholars na si Apostle Paul daw ay maaaring kapareho ko daw na malabo ang mata. Kasi inudukutin daw ng mga Galatians yung mata nila at bibigay kay Apostle Paul. Dahil sa kagalakan nila, dahil tinuruan sila ni Apostle Paul, dahil sa kagalakan nila, gusto nilang dukutin ang kanilang mga mata at bigay kay Apostle Paul para makakita si Apostle Paul. Hindi naman siya bulag pero malabo ang mata niya. Yun ang sinasabi ng mga scholars. Pero ang emphasis ko nga sa inyo ngayon, sabi ko, yung big letters, that is to emphasize. Kagaya nga niyan, kung sinula, maliit lang yan, siguro, magagalit kayo. Paano ko mababasa yan? Kailangan ko pang lumapit. Ano sinasabi nito, di ba? Malaki. Yan yung sign eh. No, gusto mong maintindihan? So, malaki. Kaya ganun ang ginawa ni Apostle Paul. At sabi niya, using his own hands. Ibig sabihin, yun yung original and personalized. Personalized siya mismo yung nagsulat. Kasi yung mga ibang book ni Apostle Paul, may tagasulat siya, di ba? Oh. Meron siyang secretary. Pero this time, si Apostle mismo ang nagsulat. So, ibig sabihin, pinapakita ni Apostle Paul na yung kung gaanong kaimportante sa kanya yung mga puntos na nais niyang i-deliver sa mga Galatian. Yan. Ayaw gumalaw ng aking computer. Yan. Then, sa verse 12, to those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. When we say to impress, no, to impress, kayo po ba yung nakaranas na po ba kayo mag-impress? Kuya Richard, in-impress mo ba si Ate Charlotte? Hindi? Okay. Pareho pala tayo. stress. In-impress. Si Ate Kesi, Kuya Jeff, in-impress ka ba ni Kuya Jeff? Dinipress? Iba naman yun. Impress, good showing, no? Magpakitang gilas. Ganon ang ginagawa ng mga Judaizer. They want to impress, no? Kagaya si Kuya Manny, ikaw ba, in-impress mo ba si Ate Helen? In-stress ba? Hindi impress? Express. In-express pala. Ha? Inopress ata, inopress. Ayan. So, yung pag-impress kasi, yun yung pag-good showing. Sa Tagalog, sa Tagalog? Si Kuya Kenneth, paano mo ba in-impress si Ayun, pakitang gilas. Nagpakitang gilas ka ba kay Ate Sherry? Baliktad ata ngayon, Kuya Richard, puro babae ang nagpapakitang gilas. Ha? daw? Nako. Outside ako lang daw kayo. Buti na lang may sarili akong kalambo. Yan. Now, so yun yung pagpapakitang gilas to show off with external religiosity. Kasi yung mga Judaizer, religious sila. Pinakikita nila sinasabi nila sa mga Galatians na hindi, kulang yun, pananampalataya lang, kailangan maging kagaya namin kayo, religious. Tignan nyo, nagpapatuli kami, ginagawa namin to, ginagawa. Dapat ganun din, kulang. Pag hindi nyo ginawa yun, hindi magiging kumpleto ang inyong kaligtasan. Yun ang sinasabi ng mga Judaizer. They are trying to impress them. Kumbaga sa dati, di ba, sa dati natin pananampalataya, pag yung kami noon, kasi naalala ko noon sa Catholic school ako nag-aaral noon,
pag nagtatanong kami, kasi meron kaming yung pag Monday, kailangan na i-ano namin yung kung ano yung homily ng pare. Eh ako naman, hinihingi ko lang sa mother ko kasi kaibigan ng mother ko yung pare, humihingi lang ng kopyang ganyan. So, kinukuha ko lang yun. Ngayon, pag ano, nagkakwentuhan kami, uy, alam mo ba, kami pumupunta kami ng ano, ano yun, yung sa baklaran, yung nagganon, yung nagluluhod-luhod doon. Yung, anong tawag doon, nobina? Nobina ba yun? Yung habang nagdadasal ka, tapos ganon. Ha? Station of the Cross? Di ba pa yung pagmahal na araw yun eh? Nobina. Pero ako rin mismo, ako din, ang yabang ko din nun eh. Kasi ang naiyabang ko naman, pagka mahal na araw, hindi kami nakakamiss. Di ba, Len, no? Yun ang panata kasi namin yun noon ng father ko, hindi kami nakakamiss sa Nazareno. Basta ilalabas yun. Dapat, ano kami dun. Kaya pagka nagyayabangan na ganun, yun naman yung naiyabang ko, yung sa akin. Anong ginagawa namin noon? We are trying to prove to those people at that time na religious kami. Dapat gayahin nyo kami kasi religious kami kasi ganito, ginagawa ko. Dapat ganyan ka din. Parang ganun din yung mga Judaizer. Alam nyo, kulang yung pananampalataya nyo sa Lord eh. Dapat patuli ka din. Tuli ka na ba? Ganyan. Tuli ka na ba? Supot ka pa eh. Paano yung nananampalataya ka? Pero supot ka. Hindi ka maliligtas. Tanla mong magpatuli. Ganun. Tapos ito namang si Galatians. Ay, ganun ba? Naku. Kulang pala. Hindi ako makakaabot kasi pagdating sa langit, baka tignan ng Lord. Eh, hindi ka tuli, supot ka. Sa labas. Hindi ka na safe. Yun, nag-joke lang ako. Matthew chapter 6 verse 2. Sabi, kaya nga kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa. Gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Bakit ko inilagay ito? Kasi kung babasahin natin yung Matthew chapter 6, no, kung babasahin natin yan diretso, ang sinasabi dyan is, meron pang sinasabi dyan, kasi ito, ang sabi magbigay. Meron pang sinasabi, pag nanalangin ka, dapat pumasok ka sa room, sarado mo. Ibig sabihin, ikaw, you are going to do it in secret. Ang requirement ba is do it in secret? No. Ang requirement is, hindi ka dapat, alam mo yun, yung hindi mo dapat ipagmayabang yun. No, hindi mo dapat ipagmayabang because that is showing yung religiosity mo. No? Na sinasabi mo na ikaw is higher than others. Kaya ang sabi, pagka ganun, tinanggap mo na yung gantimpala mo sa tao. Kasi pinuri ka na ng tao, wow, si Kuya Ramil, wow. Black na black yung suot ni Kuya Ramil. Oh, pinuri na kita. So wala nang praises from God. But sabi ng Lord, we should strive praises from God instead of praises from man. So yun po yung ginagawa ng mga Judaizer. They're trying to impress people, no? By means of the flesh. At ganyan, marami tayong makikita ganyan sa ngayon, ano? And times, baka mamaya, nakikita rin natin sa mga YouTube, di ba? Ang dami yung mga nakikita ko. Nagpo-fall dyan yung mga, usually, yung prosperity gospel. No? Because they're trying to gather people by means of the flesh. Yung puro prosperity ang tinuturo, pero wala na yung tamang doctrine. No? Hindi na, wala na yung pagtalikod sa kasalanan, wala na yung tamang pagsunod sa salita ng Diyos. Yan yun. Okay? So, next. In Matthew chapter 6 verse 12 pa rin tayo, sabi sa Galatians chapter 5 verse 11, mga kapatid ko, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ng pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? So sabi ni Apostle Paul, tignan nyo, analyze nyo na maigi. Kung talaga daw si Apostle Paul nagtuturo ng pagtutuli, siguro, sinabi ng mga Judaizer, alam mo yan si Paul, nagtuturo din yan ng pagtutuli dati. Bakit? Kasi di ba si Apostle Paul is a Precy bago siya naging Kristiyano.
So ibig sabihin, talagang totoo. Siya mismo, nung panahon na hindi pa siya Kristiyano, nagtuturo din siya niyan. Ngayon, ang sabi naman ni Apostle Paul, eh kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ng pagtutuli, bakit pa ako inuusig? O kung nangangaral ako ng kailangan ng pagtutuli, bakit galit sila sa akin pa? Sabi niya, kung iyo'y totoo, hindi na sana ikinagagalit ng ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Kasi ang pinangangaral ni Apostle Paul, it's only by faith in the Lord Jesus Christ. Wala na yung pagtutuli. Ngayon, ang argument niya, kasi nagtuturo talaga siya noon, nung Parisi pa siya. Pero ngayon, nung Kristiyano siya, hindi na. Kaya sabi niya, kung talagang nagtuturo pa ako, eh ba't sila nagagalit sa akin? So ibig sabihin, hindi na. Because the Judaizer were more concerned about their personal safety than correct doctrine. Bakit? Bakit kanyo? Kasi sabi sa Galatians chapter 6 verse 12, the only reason, no, ayan no, yung second sentence, sabi diyan, the only reason they do this, bakit ginagawa ng Judaizer yan, is to avoid being persecuted for the cross of Christ. They want to avoid being persecuted. Gusto nilang makaiwas na ma-persecute, no, for the cross of Christ. So para makaiwas sila, kasi bakit kamo? Kasi mga Jews sila eh, 'di ba? Eh ngayon nanampalataya sila sa Panginoong Hesus. So ngayon yung ibang Jew, sasabihin nila, ano ba 'yan, Aldrin? Anong klaseng anong ginawa mo na hindi ka na naniniwala sa tuli? Kumbaga naging mababang class ka na. So ngayon para makaiwas sila sa pag-persecute, and at the same time gusto nilang maipakita na oy, yung mga taong ito, mga followers ko to, mga sumusunod to sa akin para ipagmayabang, no? So yun ang ginagawa nila. Mas concerned sila dun sa kanilang personal safety kesa dun sa tamang doctrine. Kesa dun sa tamang doctrine. Unlike Apostle Paul, no? Apostle Paul, bahala kayo diyan, si Hoda kayo. Basta ito yung alam kong tama, ito yung gagawin ko. 'Di ba? Kaya pinarusahan siya, nilatigo siya, pero hindi siya nagbabago, 'di ba? Ganun pa rin ang kanyang kaisipan, no? Kaya mga kapatid, sa atin po dapat ganun din po. Okay? Especially pagka mararanasan niyan ang application nito, kasi sabi ko nga, hindi lamang tayo dito naririto para makapakinig lang. Dapat may apply natin 'yan. Especially pag sa trabaho, darating kasi yung punto sa trabaho na alam mo yun, yung siguro yung mga kasama mo hindi mo makakapananampalataya, no? So ngayon, kung ano-ano na yung mga pinag-uusapan nyo. So are you going to change yung paniniwala mo, yung paninindigan mo, babaguhin mo ba para lang maging acceptable ka sa group, or paninindigan mo yung pananampalataya mo because yun yung correct na doctrine? What do you think, brothers and sisters? No, dapat hindi tayo maging kagaya ng Galatians na tumatagilid. Dapat hindi yung conviction natin nandoon, no? Dapat hindi natin iwanan yung good doctrine. Talagang panampalatayanan natin 'yan. No? Amen. So yan po yung mga kapatid. At may mga tao po talaga na ganyan, na yung hindi sila ma-persecute, para makaligtas sila, ang ginagawa nila ganyan. Nag-i-spread sila ng mga different na katuruan, or sometimes yung katuruan na dala-dala nila, or yung gusto nila, kung ano yung gusto nila. And makikita natin yan even sa kahit saan ganyan. Even sa church, no? Even sa church, nangyayari yan. May mga tao na mayroong mga sarili nilang gusto, at pagka yung kagustuhan nila, yun ang hindi nasunod, yun ang gagamitin nila. No? Gagamitin nila yan na para, kumbaga, magbuo ng mag-i-start lang yan sa mga gossip-gossip, yung mga tipong ganyan, and then later on, lalaki na.
So magkakaroon na ng division. Kaya ngayon, sa panahon natin, wala nang Judaizer. Pero nandiyan pa rin yung technique na ginagawa na yan ng kaaway. Kaya tinuturuan through this, tinuturuan tayo ni Apostle Paul na dapat ang conviction natin, ang paninindigan natin matibay. Hindi dapat nakabase sa kung anong nakita natin, kung anong narinig natin. Dapat nakabase sa sinasabi ng salita ng Diyos. No, marami na makikita mo sa Facebook, makikita mo sa YouTube. Pag nakita mo, huwag mo kaagad paniwalaan. Tanungin mo 'yung sarili mo. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito? No? Then diniscuss ko na sa inyo ito eh, no? So ang dala-dala kasi ni Apostle Paul, sabi niya, faith in the Lord Jesus Christ lang. Yung faith na 'yan will give us yung tinatawag na salvation and yung good works, no? Yan yung saving faith, yung salvation, and then afterwards, yung good works, yan na yung living faith. That we are able to do good works because sinasapamuhay na natin, no? Sinasapamuhay natin yung ating pananampalataya. Okay? Sabi ko nga sa inyo, at parati nyo itong tatandaan, paano nung Genesis chapter 2 and 3, paano nagkasala or paano nawala sa fellowship ang tao? Ang usually na alam natin is dahil sumuway sa utos. Kasi meron naman talagang kautusan at yan ay huwag kumain ng bunga na nagmumula sa puno na pinanggagalingan ng kaalaman sa mabuti at masama. Sinuway nila yan, nagkasala sila, and because of that, nawala ang fellowship nila with God. Okay? Pero, ang root cause niyan, yung pinaka-root cause, kaya nga sa quality tools, meron yung tinatawag na D9. Yung unang-una dun is define the root cause and then identify the root cause. Yung pinaka-puno, yung punot dulo. Ang punot dulo kasi, kung bakit sila nagkasala, is yung faith. No? Kaya yun po yung ibinabalik. Bakit? Kasi nagsabi ang Diyos, salita ng Diyos, huwag kakainin. Nagsabi rin, meron din another statement na lumabas. No, parang sa politiko lang, no? May statement. So may statement ang Lord, salita ang Diyos, at meron ding sinabi ang Diablo. Ang sabi ng Diablo, hindi, pag kinain mo yan eh, magiging parang Diyos. Ano? Ngayon, saan tayo, di ba, sa mga marketing, ganyan eh. Hindi, alam mo, in 2 weeks or in 2 months, magiging mayaman ka, magiging ganito ka, di ba? Ganun eh, ganun ka nalilin lang. Hindi ko naman sinasabi na mali yun, or kasi wala ako sa tamang state para sabihing mali yun kasi hindi ko naman alam. Pero nakikita ko lang kasi, kaya lang, pagka hindi ka careful, di ba, ang mangyayari sa'yo, instead na kikita ka nga is hindi ka kikita. So yung Diablo, parang ganun din, sabi, pagka kinain mo, magiging parang Diyos. Eh, sinunod nila yung salita ng Diablo. So, nasaan yung faith nila? Wala sa salita ng Diyos ang faith nila. Ang faith nila, nasa salita ng Diablo. Kaya ang problema, faith. No? Ang problema, hindi yung pagsunod. Pag may faith, yung pagsunod will come naturally. Ang problema, kawalan ng pananampalataya. Kaya yun yung ini-stress natin parati, yung faith. At ang sabi, Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing the word of God. First, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word about Christ. Kaya po, kung meron nagsasabi sa inyo na spiritual siya pero hindi naman nakikinig or nagbabasa ng salita ng Diyos, medyo tagilid yun, no? Tagilid. Kaya po, yan po yung sinasabi natin. Kailangan tayo, parati tayo makinig ng salita ng Diyos. At kung bakit ko sinasabi rin na kailangan meron kayong take away, kailangan meron kayong Sharon, parati, no? Kailangan meron kayong dalhin. Kasi yun yung faith nyo. Yung faith nyo hindi lang dito. Pag ang faith nyo dito lang, ano yun? Parang Kristiyano. Di ba, kung meron daw,
ano yun, nakalimutan ko na eh. Basta parang Kristiyanuhan lang yun. Ang pagiging Kristiyano is all throughout talaga. Yung faith na yung dapat dalhin natin, saan man tayo naroroon, okay? Ngayon, ito yung sinasabi ng mga Judaizer, skip na natin to kasi na-explain ko na. Ang sabi ng mga Judaizer, para ma-achieve mo yung salvation, kailangan mo ng good, ng faith plus good works. Nakita nyo yung kaibahan, no, ng formula, kung maggaling kayo sa algebra, no, faith in Christ equals salvation and good works, sabi ni Apostle Paul. Sabi naman ng Judaizer, nakatutok sila dun sa salvation and yung salvation will result into faith and good works. Or faith and faith saka good works will result into salvation. Pero ang sabi ni Apostle Paul, no. Faith will result, will give you salvation and afterwards yung good works. Yun yung saving faith and yung living faith. Ngayon, ang tanong, nasan na ba tayo? Are we still in the saving faith or are we in the living faith? Of course, ang makakasagot ng tanong na yan ay walang iba kundi kayo lang. So, it's between you and God. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Okay? And in Galatians chapter 6, verse 13, not even those who are circumcised keep the law, yet they want you to be circumcised that they may boast about your circumcision in the flesh. Nakita nyo yung ginagawa nila? Sila nga mismo na tuli, hindi nila nakikip yung law. Pero gusto nila ibigay. Kaya ang sabi ni Apostle, ay ang sabi na ni Peter, why are we trying to give a yoke to the people that we ourselves are not able to handle? No? Pag sinabing yoke, yung ano yun sa Tagalog? Yung pamatok. No? Parang to be simple, alam nyo yung ginagamit ng magtataho. Di ba yung nakalagay dito sa balikat niya. Parang kasi yung yoke na yan, ang ano niyan is yung dalawang kalabaw, no, na nag-aararo. So para synchronize sila, nilalagyan ng yoke, no, para synchronize sila. Yun yung yoke. Kasi yung isa, for example, I am the experienced one, kailangan akayin ko yung isa. Yun yung yoke. Ngayon, sinasabi nila, bakit? Eh tayo nga, hindi nga tayo makasunod eh. Bakit binibigay nyo ngayon yung yoke na yan sa pasanin na yan sa kanila na kung tayo nga na tumanggap ng law, hindi nakasunod completely, ngayon gusto nyo ibigay sa kanila, eh mga hintil, lalong hindi makakasunod yan completely. Yun ang problema. Kaya nga dumating ang Panginoong Jesus. No? Ito, kaya ako nilagay ito kasi gusto ko lang emphasize. Parating sinasabi ni Pastor Samuel to. Alam niyo, maraming silos sa mundong ito. Totoo. But we have to be careful because kagaya ng mga Judaizers, they are very silos. Kung titignan niyo sila, you will think there's nothing wrong in them. No. You will think there's nothing wrong in them. Yeah. Sige po. Tuloy po. Tuloy. Yan. Yung mga Judaizers, they are silos. Ano ba yung silos? Silos na sa Tagalog. Masigasig. Tama, masigasig, no? Masigasig sila. Ngayon, hindi pala lahat ng mga masigasig ay tama. Maaring sa inyo, mga kapatid, at hindi ko alam kung ano ang mga sitwasyon nyo, kanya-kanya yung mga sitwasyon, maaring may mga masisigasig na nagsisigasigaan, nabubulol na ako. Maaring may mga tao na masigasig sa inyo, kagaya ng Judaizer. Yung mga Judaizer, silos sila, masigasig sila, and that is good. Pagiging masigasig, the only problem is the doctrine. Masigasig nga sila, pero mali yung pinagkakasigasigan nila. No? They are silos, okay? They silosly work to win the Gentiles. They are very silos. To win the Gentile converts to the law so they could brag about their effectiveness. The only problem is they are silosly wrong. No? Silos nga sila, but silosly wrong. But tayo mga kapatid, we are silosly correct. I'm not saying this out of being biased. One, you know, that's why we are doing expository preaching. Kasi alam nyo, pag yung topical preaching,
ayun yung mga kasama ko na umaten doon, and I really understood it. Pag yung topical, ang nangyayari, nagiging silos lirong ka na noon. Why? Because sometimes, even kahit na ayaw mo, ganun ang nangyayari. Kasi for example, about repentance, okay, tuturo ako sa inyo ng topic about repentance. Ang topic ko, repentance. Iisip ako ngayon, anong mga verse ang gagamitin ko para ituro ko yung repentance? Marami akong verse na kukunin. Ngayon, ang problema, hindi lahat ng verse, kasi may mga context. No, hindi lahat ng verse, porque sinabi, for example, may sakit. For example, si kapatid may sakit. Ang sasabi mo sa kanya, kapatid, sabi mo, para gumaling ka, alam mo ba na magkakaroon ka ng eternal life para gumaling ka sa sakit mo? John 3:16, for love God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ang gusto mong gawin, i-encourage mo yung tao para lumakas yung kanyang, anong tawag dun? Ha? Hindi, yung kanyang, kumbaga, kasi may mga tao na may sakit, nawawalan ng will. Yung parang ganun, yung parang moral niya. Gagamitin mo ngayon John 3, chapter 3. Nakalimutan ko na tuloy. Ano? John 3:16. Gagamitin mo. Ang sabi kasi doon, magkakaroon daw ng eternal life. Oo nga, no. Sabihin mo ngayon, uy, alam mo ba, hindi ka mamamatay, magkakaroon ka ng eternal life. Pero ang context nun, hindi naman yun eh. Ang context nun is eternal life after death. Mamatay pa rin. So pagkainan mo, alam mo ba, dapat ganito, alam mo, dapat mamatay ka muna para magkaroon ka ng eternal life. Parang ganun eh, no? So ang ibig ko sabihin, mali, hindi siya in context. Yun ang mangyayari pag topical. Kaya ang ginagawa natin, expository, because we are taking it from the context nung preacher, nung book or nung author na nagsulat noon. So pag dineliver natin sa inyo truly kung ano yung thought process ng author at ng Holy Spirit that time, yun din yung maintindihan natin. Kaya yun ang ginagawa natin, expository type of preaching. Okay? So yan ang problema, they were seriously wrong. They are zealous, maganda na sana eh. Kaya lang tanggalin na lang nila yung ina-add nila yung circumcision. Seriousness nila, okay na sana. Kaya lang, they are seriously wrong. Then, in verse 14, ayan. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. No. Yung boast dyan, ang ibig sabihin niyan, in Greek word, ang Greek niyan is boss. No. At ang re-refer niyan in Greek is about praise. Praise to God when it was written there. Pero, pag kukunin natin yan in English, yung second dyan, kaya in-underlinean ko, no? Yung second, boast includes aspect of pride. Kasi boast na pagyayabang, no? Pero ang tinutukoy ni Apostle Paul dyan is yung praise. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Is ang connotation niyan or ang context niyan is about praise, about praising God. Hindi yung about pagmamayabang. Okay? 2 Corinthians chapter 2 verse 2, ang sabi ni Apostle Paul, sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Hesus Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Yan po si Apostle Paul, nakita niyo yung conviction niya, hindi siya nagbabago. No, kaya sabi ni Apostle Paul, kaya nasabi niya, to live is Christ and to die is gain. Bakit? Because while he is alive, no, he is living Christ in him. At pag namatay na siya, to die is gain. Why? Because he will gain eternal life. Amen? Praise the Lord. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus na ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito ay patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Ito, this is one of my favorite verse. That's why I want to emphasize this. Galatians chapter 2 verse 20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon ay sa katawan
ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Maraming, pag narinig nyo to, maraming nagpipreach before, even ako din before, sinasabi ko na siguro narinig nyo rin ako before na sinasabi ko na I have been crucified with Christ. Ang ibig sabihin nito is na tayo din mismo ay namatay na doon sa krus. No, pero kung titignan talaga natin, that is impossible. Hindi mangyayari yun kasi that's 2,000 years ago. Pero ang emphasize lang neto is yung faith. Kaya sabi niya dyan, oh, at ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Yung faith pa rin. Ibig sabihin, yung old self natin, yung luma nating pagkatao na walang pananampalataya, yun ang wala na. Later on, maintindihan nyo dyan yung about sa pagpapamuhay sa pananampalataya. Kaya binibilisan ko kasi 4:21 na. In verse 15, neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. No? Sabi ni Apostle Paul, ito po yung pinaka message. Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. Kahit ano pa man yan, wala na. What counts is the new creation. Now, ang tanong, ano ba yung new creation? Ako, nung bago akong mananampalataya, nung una kong narinig yan, we are a new creation in Christ Jesus. Sabi ko, wow, ang ganda, pakinggan nun ah. Pero nag-isip ako, paano kaya yun? Paano kaya ako nababago? Magkakaroon new creation, mawawala kaya yung aking ano, yung aking yung aking 8 months old na chan, no? Pero ito pala yun. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17 sabi, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isang siyang bagong nilalang. Yes. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Wala na yung dati mong pagkatao. Anong sinasabi nun? Wala na yung dati mong pagkatao na hindi nananampalataya. Yung bagong pagkatao mo, yun na yung nananampalataya. Those who accept God's forgiveness by faith yield their lives to Jesus as born again. Sino yung mga born again? Tayo yun eh. John chapter 3 verse 3 to 8. And completely renewed from the inside and out. Anong sabi sa Galatians chapter 3 verse 11? Sabi niya dyan, alam ko, kinote ko dito yun eh. Sa later ko pala kinote. Doon na lang natin yung pag-uusapan. Okay? Proceed na muna tayo sa verse 16. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 16, peace and mercy to all who follow this rule to the Israel of God. Ayan. So, ngayon, ang gusto ko lang linawin dyan, yung sinasabi dyan ni Apostle Paul na Israel of God. Sino yung Israel of God dyan? Israel of God is all God's people under the new covenant. That is Israel of God. Apostle Paul may have written this some 1,000 plus years ago, but still, this is applicable to us as Israel of God because we are God's people because we are under the new covenant. People of all nations who are not Israelite. Israelite ba kayo? May Israelita ba dito? Baka mamaya meron ah. People who are not Israelite or Jewish but are true followers of Christ. Yan po ang Israel of God. So ibig sabihin, you are Israel of God. All people who through faith in the cross of the Lord Jesus Christ are crucified to the world. Verse 14, yung dinaanan natin kanina, and have become a new creation. Verse 15, yung dinaanan na rin natin kanina, are part of the true Israel of God. So, sino yun? Tayo yun, kayo yun. That's why we need to be proud, mga kapatid. Because we are the Israel of God. We are the children of God. No, hindi tayo basta-basta. You are the children of God. No? In verse 17, from now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of the Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin ni Apostle Paul dito? Hindi nagmamayabang si Apostle Paul dito na kagaya ng mga Judaizer, no? Pero gusto niyang i-emphasize sa mga Galatians,
Alam niyo yung mga Judaizer na yan, nagmamagaling sila, no? They're trying to ano yung term na ginamit natin kana? Impress, ano, hindi yung Tagalog. Nagpapakitang gilas sila sa inyo. Anong pinagpapakitang gilas nila? Kung tutuusin, kung si Apostle Paul magpapakitang gilas, ayan talaga ang proof, no? Nilatigo siya, ang dami niyang parusang inabot, pero hindi siya bumigay, hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. No? Maaring tayo rin, dumadaan din tayo sa ganung pagsubok. Maaring wala nang naglalatigo sa atin. Meron ba? Baka may naglalatigo sa inyo dyan. Ha? Oh. Wala. Pero dumadaan tayo sa iba-ibang klaseng pagsubok. No? Maaring meron na dyan yung sakit. Maaring natin yan i-count as pagsubok. Ano pa mga problema sa pamilya, problema sa kung ano-ano pa man. Kuminsan, meron din mga problema na kagagawan din natin. No? Pero, ang point is, huwag tayong manghina, huwag tayong bibitaw. Dapat yung conviction natin malakas pa rin. Kagaya ni Apostle Paul, okay? In 2 Corinthians chapter 11 verse 23, are they servants of Christ? Sabi ni Apostle Paul, I am out of my mind to talk like this. Parang sinasabi niya, talaga, mga servant sila ng Diyos. Eh parang sino na lang ako, parang baliwala. Dapat ko pa bang pagsabihin yan sa inyo? Dapat pa ba natin pag-usapan yan sa inyo? Nakita nyo naman ako kung paano ako namuhay, sinasabi niya. I am more. Kung if they are a servant of Christ, then I am more. Sabi niya, I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, flogged, linatigo, and been exposed to death again and again. Yun si Apostle Paul. Kaya kung merong silos, si Apostle Paul yun. Kung merong strong conviction, si Apostle Paul yun. At dapat maging ganun din tayo. Sabi ko nga, maaring hindi na tayo nakukulong, maaring hindi na natin naranasan na malatigo, maaring hindi na rin natin nararanasan ma-expose sa kamatayan dahil sa ating pananampalataya. Pero ang labanan ngayon, iba na. No? Ang labanan ngayon, iba na. Nandyan yung mga problema, yan yung mga direct, pero meron ding mga indirect. Sometimes meron, even yung mga kaibigan natin, even mga kakilala natin. No? Nandoon yung nagiging judaizer sila para sa atin. No? Nandoon yung tinatry nila tayong baguhin at alisin doon sa conviction natin ng tamang pananampalataya sa Panginoong Jesus. The physical result of persecution, scars, wounds, etc. that identified Paul as one who had suffered for the Lord. Yan po si Apostle Paul, mga kapatid. And finally, in verse 18, the grace of our Lord Jesus Christ. Ito na yung pagbabanlaw ni Apostle Paul. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Be with your spirit, brothers and sisters. Ganun din sa inyo, mga kapatid. Alam nyo, from Galatians chapter 1 until now, natapos na natin yung book of Galatians. Praise the Lord. Nawa, nandoon yung naintindihan natin ng mainam at yung faith natin ay lumakas dahil dito. Ano? At wag natin hayaan na natapos lang dyan. Balik-balikan natin yan. Book of Galatians. Napakaganda po ng book of Galatians because dyan po in-explain ni Apostle Paul. Alam nyo, I became a Christian 2009. I thought I knew more. Because 2010, nag-start na akong facilitate ng Bible study. Inano ako ng church namin na mag-facilitate ng Bible study. However, hindi ko binasa ang Biblia na kagaya nung ginagawa natin ngayon. No, na binabasa siya in context. Ang nangyayari sa akin nun is more on topical. Okay? So, nabibuild ako, pero at the same time, merong mga mali na hindi ko naiintindihan ng mainam. Pero alam nyo, nung pinag-aralan namin itong Book of Galatians,
No? And lahat tayo may access tayo sa Biblia. Basahin niyo po mga kapatid. Talaga tunay, ma-amaze kayo sa ating Diyos. Maiintindihan niyo talaga kung anong ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi siya basta-basta. No? Magagawa niyong makapag-stand, magagawa niyong magkaroon ng conviction, magagawa niyong magagawa niyo talagang matayuan yung inyong pananampalataya. Kasi magkakaroon kayo ng linaw, malilinawan. Alam niyo nung nag-start ako mag-aral ng Galatians, ang daming mga kiniklaim ko na Kristiyano na ako before, since 2009. And nung 2021, nung naaral ko yung Book of Galatians, ang dami ko palang mga na akala ko na tama na mali. No? So para pala akong Judaizer, seriously wrong. I was zealous. Kasi tinuturo ko pa nga eh. Pero it was wrong because out of context. At dito, very basic, tinuro po ni Apostle Paul. Why? Because kailangan niyang gawin eh. Kasi itinuruan niya na yung mga Galatian. Eh ngayon may pumapasok. Gustong guluhin yung mga Galatian. Kaya sumulat siya sa mga Galatian para maintindihan talaga ng mga Galatian. No? Para yun sa mga Galatian. Pero naging result para na rin sa atin ngayon. Naiintindihan natin ngayon kung ano ba talaga ang ating faith. Kaya in conclusion, sabi ko nga, ang goal natin, meron na ba kayong Sharon? Ha? Meron ha? Sige ha, titignan ko yung Sharon nyo mamaya. Tignan ko kung masarap yan ha. Dapat may Sharon pa natin. Alam ni Ate Elian, i-explain mo yung Sharon sa ikaw naman yung nagpauso nun, kaya hindi ba ikaw? Ayan, dapat meron tayong Sharon, meron tayong maganda nga kung lahat. Di ba? May uwi natin. Ibig sabihin, hindi lang tayo Kristiyano dito sa panambahan every Friday, kundi every time. Now, I know, paglabas nyo, paglabas natin, meron tayong mga makakahalubilo, kahit ako, yung kasamahan ko sa trabaho, mga ibang pananampalataya nila. Doesn't matter. Sabi nga ni Apostle Paul, neither circumcision nor uncircumcision is important. What is important is your faith in the Lord Jesus Christ. Yun po ang importante. So, ito yung goal natin kanina, to state the rule. Teka, hindi ko mabasa. Dito ko lang basahin. To state the rule that summarizes Paul's practical argument, I believe na gawa natin yan, and apply the rule to a given situation. Yun pa ang hindi pa natin nagagawa. Application. Kasi I think this is more of a personal, okay? Yung application na to, this is more of person-to-person basis, okay? Pero I have given an example from my own self. Okay, first, yung statement ng rule that summarizes Paul's practical argument. Ito po yung Galatians chapter 6 verse 15. Ito yung pinaka-main. Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. Okay? And in Galatians chapter 3 verse 11, clearly no one who relies on the law is justified before God because the righteous will live by faith. Now, kanina sabi ko sa inyo, babalikan natin yan. Tandaan natin to, ah. We are counted as a new creation. Okay, what? Sabi ni Apostle Paul, it means anything. What counts is the new creation. Now, tanong, are we a new creation? Si Kuya Ronel, pag naririnig ko tong creation, kasi yan yung sinabi ni Kuya Ronel habang nakaupo dito. No, I am a new creation. Ba? Kuya Ronel, sabi niya ganyan. Ngayon, sabi sa Galatians chapter 3 verse 11, the righteous will live by faith. Naintindihan nyo ba yung ibig sabihin nun, the righteous will live by faith? Yung matuwid daw ay mamumuhay sa pananampalataya. Ibig sabihin, yung pananampalataya niya, isinasapamuhay niya. Nakuha nyo? Yung pananampalataya mo, at saan nakabase yung pananampalataya mo, saan nanggaling? Sa salita ng Diyos. Isinasapamuhay mo. Ngayon, balik tayo. New creation. Ako, sa tingin nyo, am I a new creation?
I mean, physically. Ha, huwag niyo na tignan yung aking tiyan. Ha? Physically. Kasi pag sinabi mong creation, di ba, creation, as in creation. So, if new, dapat something new. Di ba, meron akong something new. Ang nire-refer kasi pa nating, eh, narinig ko, spiritual, no? Sabi ni na, si Ate Kes ata, nagsabi nun. So, ito yung key. New creation, saka yung living faith, pagsasapamuhay. Alam nyo, pagka meron tayong kasabihan sa Pilipinas, di ba? Sabihin mo sa akin kung sino ang iyong kaibigan, sasabihin ko kung sino ka. Di ba? Meron, di ba? Bakit kaya ganun? Sa tingin nyo? Huwag nyo nang sagutin. One way lang tayo ngayon. Sa Bible study yan, pwede kayong sumagot. Hindi, joke lang po. So, yan, it's between you and God. Kung gusto nyo i-discuss sa katabi nyo, discuss nyo mamaya later. Walang problema. So, sabihin mo sa akin kung sino ka, sabihin mo sa akin sino kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Bakit? Kasi yung kaibigan mo, nakikita ko ang ginagawa niya eh. Nakikita ko kung paano siya namumuhay eh. So, alam ko kung anong klaseng creation siya. Kasi alam ko kung paano siya mamuhay. Nagets nyo yung ibig sabihin? So, now, balik tayo. We are a new creation. New creation na tayo. Bakit? Kasi we are living by faith. Sinasapamuhay natin yung ating pananampalataya. Kaya nakikita yung pagsasapamuhay natin ng pananampalataya. That's why we are a new creation. Ibig sabihin, hindi pinalitan ng Diyos ang mukha ko, hindi pinalitan ng Diyos ang anumang internal organs ko or what. Ang pinalitan is yung faith ko. Yung faith ko dati, kagaya ng, sabi, balikan natin, di ba, sa Genesis 3, dalawang salita yung lumabas, salita ng Diyos at salita ng serpento. Sino, so sumuway sila, kinain nila yung mansanas, or mansanas tuloy, nasabi ko, prutas. Kinain nila yung prutas. Okay? Yan na. Oh, nagalit na tuloy si Kuya Ronel. Sorry po. Prutas. Yan. Kinain nila yung prutas. So, sumuway sila. Kaya sila nagkasala dahil sumuway. No. Nagkasala sila dahil yung faith nila nawala. No? And now, binabalik ng Diyos yung faith natin. Nakita niyo yung ginagawa ng Diyos? Sa pag-aaral natin, Book of Galatians, binabalik ng Lord yung faith natin dun sa tama, hindi dating daan, ha? Wala na si Elis Oriano. Yung tamang pananampalataya, yun ang ginagawa ng Lord, no? And because of that, ngayon, yung pananampalataya natin, di ba, saving faith, kaya sabi ng Apostle Paul in Romans chapter 1 verse 18, from first to last. Yung first, yun yung saving faith. Nung unang nakakilala ka, nanampalataya ka, ng tunay sa puso mo, na-save ka. Now, to last, yan yung living faith. Sinasapamuhay mo yung iyong pananampalataya. Dahil sinasapamuhay mo, yung buhay mo ay yung pagsasapamuhay mo ng pananampalataya mo, yun yung new creation. You are a new creation now because of that. Nakita niyo yung connect? Before, hindi ko yan naintindihan. Why? Because gusto topic ko, new creation. Maghahanap ako ng Bible verses about new creation. Sometimes, out of context. Di bale, basta may new creation doon. Kahit out of context. Pero sa pagbabasa mo expositorily, nakikita mo talaga kung ano yung ibig sabihin nung writer. Hindi ka magiging seriously wrong. You are seriously right. Amen? Praise the Lord. So, finally, Galatians 6:15, di ba? Galatians 3:11. Applying the rule to a given situation. Yan yung sabi natin. So, maging sino man tayo, basta't manampalataya tayo. Alam niyo yung kanta ni Sharon Cuneta? Total Sharon yung pinag-uusapan natin. Maging sino ka man. Si Sharon Cuneta yun, di ba? Saka si FP. Naalala ko tuloy si, ano? Si, yung mga ganun, sino yun? Ay, si Brother Ed, si FPJ. Ba maging sino ka man. Maging sino ka man. Maging sino ka man. Mas
Set manampalataya ka. Sakit? Maging sino ka man. Kahit, ibig sabihin, kahit anong pin, kahit ano yung nakaraan mo, basta't manampalataya ka na, that is what is important. At hindi lang basta manampalataya ka, kailangan isa pamuhay mo yun. No? At sa pagsapamuhay mo, manampalataya, you become a new creation. Amen? Kuha niyo po mga kapatid, yan po ang nais na iparating sa atin ng Lord sa hapon na ito. And I hope, ma-take home po natin yung ma-isharon po natin yung message ng Lord. No, madala natin at maisapamuhay natin. Yan po mga kapatid. God bless you all. Thank you and God bless. Have a blessed day. Amen. Praise the Lord. God bless. Yan. Ngayon po, brothers and sisters, we will move to our tithes and offering. At ang mag-exhort po ng tithes and offering para sa atin ay si Kuya Kenneth. Praise the Lord. Magandang hapon po sa lahat. May kilang po ito, hindi po mahaba. Nabanggit po ni Pastor kanina yung tungkol sa ano. Sabihin mo kung sino yung kaibigan mo, sasabihin ko kung ano ka, sino ka. May sinasabi din ng ibang nagturo nito. Sabihin mo sa akin kung paano mo ginagasta yung salapi mo at sasabihin ko kung anong klaseng tao ka. Ayun naman. May narinig ko rin yan eh. Naalala ko lang. I-share ko yung sa Kawikaan 3, 5 to 9. Ang sinabi doon, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagmayabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ika'y lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pigati. Gagaling ang iyong sugat. Itong pinakamaganda sa pangako ni Lord. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong siya ay yuring handugan. Amen. Sarap, ang sarap ng, ang ganda ng promise ni Lord ito. Parangalan mo siya sa iyong mga yaman at siguradong hindi ka magkukulang. So, may naalala lang akong kwento na 22 nung nagsisimba pa ako sa dating Katoliko. Yan. May kinuwento to ng pare na sinabi, sa pitaka nung isang tao, may nag-uusap na apat na halaga ng pera. May 500, may 100, may 50, at 10 piso. Nag-uusap-usap sila sa loob ng pitaka. Parang ano, nakakapagsalita. Sabi nung 500, kasi bagong sahod yung ano eh, yung lalaki, sabi ng 500, naku, sigurado, ipambibili ako ni Sir ng magandang damit para sa kanya. Ayan, dyan daw siya mapupunta sa magagandang damit. Sabi naman nung 100, ako naman, siguradong ibibili ako ng masarap na pagkain. Ayan, sinabi nung 100, yung 50, sabi niya, ako palagay ko, ibibili ako ng laruan para sa anak niya. Yung tatlong halaga, yung 500, 100 at 50, nag-usap-usap. Itong 10 piso, hindi makakibo. Tinanong siya, ikaw, saan ka pupunta? Sabi ng 500 sa 10 piso. Oo nga, saan ka pupunta sa 10 piso? Ang sabi niya, sigurado sa simbahan. Kaya, ayan ang sinabi niya. Mahina pa sinabi niya. Sigurado sa simbahan. Kaya nasabanggit ko, sabihin mo sa akin kung paano mo ginagasta ang pera mo at sasabihin ko kung anong klaseng tao ka. So, maliwanag na sinabi dito sa Kawikaan, sa Siyam 3:9,
na parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Kaya sa ating alam ko, hinanda niyo ng para sa kanya at alam ko nalulugod kayo at nagpapasalamat ng lubos sa tinanggap nating biyayang ito na alam naman natin siyang nagbigay. So, we can give now to our Lord. Mayroon po yata tayong presentation para sa ating sa atin ng kids ministry. Fill me up till I overflow. And
Hello, hello. Praise, praise. Oh, thank you, kids ministry. Salamat sa bigbigay ng sayaw sa amin. Salamat. Thank you. Ayun po, panalangin natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Let's pray. Let's pray po. Father God, we thank you, Lord, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa biyaya, Panginoon. We don't thank you, Lord, just on not only for the blessings, Lord, the material, but Lord, we thank you. Una-una, Lord, sa iyong kabutihan sa Panginoong Jesus na nagbigay ng kanyang buhay sa krus, Lord, upang kami masagip, Lord. At siyang nagbibigay ng kalakasan sa amin na magtrabaho, Panginoon, at magpunyagi sa buhay. At ito'y ginagawa namin ngayon dahil sa aming pananampalataya para sa iyo. Kaya Panginoon, itong mga kaloob na ito, Lord, pagpalaan niyo, Lua. Gamitin niyo, Lua, ito ng mainam, Panginoon, sa pag-advancement ng iyong kaharian dito, Lord. Thank you, buhay na nagbigay, Panginoon, sa buhay na nagkaloob. At lahat lang ito ay aming pong gagawin habang kami po ay narito, habang inihintay namin kayo sa pagbabalik niyo. We thank you again. There is now enough word, Lord, to say you. Just only we say, we thank you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Okay. God bless, kids. Salamat and salamat sa exhortation, Kuya Kenneth. Okay, so additional announcement po, mga kapatid. Nakita niyo po dyan sa ating wall. Baka hindi niyo pa napansin. Dyan po sa may gitna. Yan, si Kuya Ronel po ang promotor niyan. Nandiyan na po yung ating certificate from ICAC na authorizing itong ating Villa Church Villa dito, included in the MOPA 61 churches. And yung pong ating kasama dito, yung World of Life,
si na Pastor Samuel po is we also help them na maging ICAC member din po. So they will be an ICAC member and they will be under this umbrella nitong worship hall natin na ito. Kaya po kasama natin sila dito. And then of course na tapos na yung ating preaching sa Book of Galatians and ang mangyayari is may mga leaders tayo na siguro by next week or this week kakausapin ko yung mga leaders na kung sino sa kanila yung willing na mag-preach so that I can draw yung lineup natin ng mga preacher. Pero this Friday meron po tayong guest speaker this coming Friday. Yan. Akala ko drum roll yun eh. Meron po tayong guest speaker this coming Friday. Hindi ko muna sabihin kung sino. Pero yung mga preachers natin, ayan. So, doon po sa leaders, lahat po ng kasama doon sa leaders, you are encourage na mag-preach. Sino-sino ba yung mga nandiyan? Si Ate Helen, Kuya Kenneth, Ate Sherry, si Kuya Jeff, si Ate Kes, si Kuya Manny, Kuya Berhil, Ate Precy, Kuya Richard, Ate Charlotte. So, we are encouraging you to, alam niyo yung conviction nyo, yung faith natin, i-share natin, i-exercise, i-practice natin, no? Dito po, wala pong iba kundi po dito sa pulpito po ng Panginoong Isus dito sa J.R. King. So, yan po yung gagawin natin. Para makita ko na po yung lineup, magsabi lang po kayo para natin yung lineup, mabalangkas na natin. And of course, sabi ko nga, ang magiging preaching natin is it will be expository type of preaching. Again, the reason is para hindi tayo ma-out of context, parati tayong in context. Amen? So, praise the Lord. At another announcement po, naimbitahan po tayo ng JC Lim doon po sa kanila para po makipag-fellowship. Wala naman pong special occasion, just gusto lang nila tayo maka-fellowship. So pupunta po kami doon ni Pastora Joanne later. Kung sino pong gusto sumama, you're welcome. I think may pagkain doon kasi may dedication sila. So ayan, alam niyo na kung sinong gustong mag-Sharon. And also, pwedeng-pwede kasi dedication, so maraming pagkain yun. And also, because gaya ng dati, di ba sa dating panambahan natin may swimming pool, sa panambahan po ng JC Lim may swimming pool po doon. So, pwede rin po mag-swimming ang mga kids doon sa JC Lim. Ayan. Kaya, pwede kayong sumama kung meron pala kayong lakad. After ng lakad nyo, pwede kayong punta doon para mag-swimming yung mga bata doon. Na Ate Charlotte din, pwede din kayo kung wala kayong lakad para doon, pwede sila mag-swimming doon. Kasi ipinaalam ko na yung mga kids mag-swimming tapos yung mga adults syempre kakain habang nakikipag-fellowship with them. Saan 'yon? Sa likod po ng bahay ni Kuya Sam 'yon, doon po 'yon. Doon po yung JC Lim. Makikita mo sila Kuya Sam kung makakasama ka mamaya. And also next Friday, that is November 19, correct? Na pagkasunduan po na magkaroon po tayo ng overnight dito po sa panambahan. So this is open to all na gustong mag-overnight. Ano po ang gagawin natin doon? Ang gagawin natin, after po ng service, meron pa tayong intercessory prayer, yung pangungunahan po ni Ate Helen, Kuya Manny. Tapos, meron po tayong mga activities na I'm not at liberty to divulge. At meron, kung gusto nyo masurpresa, punta na lang kayo. Ayan. Tapos, syempre mag-overnight, meron tayong film showing. Ang ganda ng TV natin, ang laki. So, by request, ano yung gusto nyo panoorin? Ayan. By request, war room. Ayan. Ha? War room sa kaparproof. Nandiyan dyan yun sa, binili ko yun sa iTunes. So, nandun dun sa Apple ko.
pwede natin project yan, panoorin natin, and then afterwards coffee fellowship. Syempre dito tayo matutulog, no? Yung mga babae, ha? O, kakain, of course. Yung mga babae sa kwarto, mga lalaki dito. Ayan. Tapos, may tent sinahan na dadaling ko yung tent nila, yung tent sa IKEA para sa mga bata. Okay, yan po yung activities natin. And also, sa 29 naman po, meron pong activity ang ikak. Kaya lang hindi ako sure kasi baka gawa ng trabaho. Ewan ko kung makakapunta ako dun. 29 ba yun o 19? O 29 nga ata. Yan po yung Elders at the City Gate. So para sa mga pastor lang po yun. Elders at the City Gate. And ano pa po? And ayun, sa Friday, sa overnight, pag-uusapan na rin natin dun yung kung paano natin i-celebrate yung ating anniversary. So yun ba yun? Celebrate natin yung anniversary? Ha? Celebrate natin yung ating anniversary, no? Tignan natin kung kakayanin ng budget na mag-hotel tayo. Or kung hindi, dito na lang, pa-cater na lang tayo, no? Ayan po mga kapatid. Ayan, basta may Sharon, of course. Ayan. Praise the Lord. Okay. So, inaanyayaan ko po kayong tumayo, brothers and sisters. Yan tayo po tayo. Kuya Allen, yung mobile phone. Okay. Let's pray. Panginoon Diyos, Ama nasa langit. Salamat po, Diyos, hapon na ito, Panginoon, sa gabing ito, Lord. For this victorious day, Lord God, na tinuruan mo po kami, Panginoon, kung paano po manindigan sa aming pananampalataya, yung conviction po namin sa aming pananampalataya, O Diyos. Dalangin ko po, Lord, lahat ng mga nakapakinig ng iyong mga salita, Panginoon, hindi ito, Lord, pumasok sa kanilang tenga at lumabas sa kabila. But, Lord, sabi ko nga, Sharon, Panginoon, but what we really meant is that ito ay tumimo sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, we will be a new creation. When we say a new creation, that means, Lord, maisa sa pamuhay namin yung aming pananampalataya. And we can only do this through the empowerment that comes from the Holy Spirit. Maraming salamat, Lord, dahil hindi mo kami pinabayaan. From the start, Lord God, ng coronavirus, pandemic, even until now, Lord, hindi mo pa rin kami pinababayaan. Parati ka nakagabay sa amin, Panginoon. Thousands may fall, Panginoon. Ngunit, Lord, your faithfulness, your love endured forever, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga kapatid ko, Panginoon, nangangailangan ng kagalingan sa sakit, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you for reminding me, Lord. Thank you, Lord, sa kagalingan na ipinagkaloob mo sa aming kapatid na si Ate Jean, Panginoon, na successful operation. Even, Lord, sa aming kapatid na si Kuya Dave, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. At sa mga kapatid po namin, Panginoon, na dumaranas pa rin po ng mga sakit karamdaman, Lord, ang dalangin po namin ang kagalingan sa kanila, Panginoon. Nagmumula lang sa iyo, Panginoon. But not our will, Panginoon. Let your will be done, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Church, taas po natin ang ating mga kamay as a sign of receiving the benediction from God as I read and I declare the words of the Lord Jesus Christ. The words from God, the words from the Bible. It says that the Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going. May the Lord make your love increase and overflow for each and others and for everyone else, just as ours does for you. May He strengthen your heart so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. For from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory
forever and ever. Go in peace, church. Amen and amen. God bless. God bless. Praise the Lord. God. Awit po ba tayo? Awit po tayo. Hindi na po. God bless. Salamat po mga kapatid. Salamat po brothers and sisters. Mga nasa Zoom at nasa online. Nasa Facebook. Salamat po sa inyo. God bless you all. God bless you all.